Ilang mga kapatid natin ang umaming nakapag-sign up sila sa Friendster.click. Paano nga ba malalaman kung legit o hindi ang isang website? Magbabalita si Mon Gualvez. Testy, custom background, profile music. Yan ang nagpapatok sa Friendster sa mga batang 90s. Pero nung mauso ang Facebook, lumihis sa gaming ang Friendster hanggang sa tuluyan nang mawala. Kaya nang mag-post ang Facebook page na Stunner na merong Friendster.click na nanghihikayat ng mga mag-register, hindi nagkatumbili si Angelica. Parang sure, dinami account niya muna. Ang bagal nga lang daw ng proseso. So many attempt kasi ang hirap siya. Kailangan pa ng maraming information which is na-encounter ko. Kailangan pa ng activations through Gmail. Heto rin si Jaime, napaklik. Pero may IT background siya kaya napansin niya kaagad ang mga red flags. Mayroon kasi akong parang mga checklist sa mind na pina-follow kung paano i-check yung isang website. Paano i-check siya kung legit ba o hindi. Nagtanong kami sa cybersecurity enthusiast na si Art Samaniego. Ipinakita niya kung paano malalamang legit ang website gamit ang Google AdSense. Ang AdSense kasi, ito yung paraan ng mga developers para kumita sila. Makukuha mo lang to pag meron kang tunay na identity o meron kang pagkakakilanlan. Dito lumabas na isang Bram Gumilang mula Indonesia pala ang nag-develop ng Friendster.click. May tatlong iba pang website siyang hinahawakan. At base sa pagpapasuri ng DICT, may record itong phishing, hacking at iba pang malisyosong gawain online. Those who have attempted to click on this invitation felt that it was more of a data capturing application. Their suspicion is this is a phishing site. So far, what our cybersecurity community has gathered is that this is not the same Friendster that was launched way back in 2002. The company that developed Friendster is not behind this. Ilan pa raw sa red flags na nakita, yung walang trust seal sa baba ng site. WordPress lang din ang gamit na main service na hindi naman para sa social media. Isa sa mga paraan para malaman ang pagkakakilanlan ng isang website ay puntahan yung About Us tab nito kung saan makikita kung para saan yung website, yung vision at mission nito, maging iba pa mga kinakailangang impormasyon. Pero pag pinuntahan natin yung About Us nitong Friendster.click, ito lang ang lalabas. Ang nakalagay, it's not about us, but it's all about you. At wala nang iba. Tingin naman ni Samaniego, baka may chance na legit pa rin ang Friendster.click. Pero ingat na rin. Kung nakapag-sign up ka, huwag basta-basta makiklik ng mga matatanggap na link at palitan na kaagad ang lahat ng passwords. Sa Friendster.click, pag nag-register ka, kukunin din yung pangalan mo, kukunin yung information mo, email address. So ito ang pwedeng magamit laban sa atin. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.